Kau ngapa mata ni tu? What's up mga tola? Naalala nyo pa ba ang bitiranong kontrabida actor na si Jordan Castillo? Na isa rin sa mga matalik na kaibigan ni Idol Senator Robin Padilla sa totoong buhay na palaging kasama sa kanya mga aksyong pelikula noon. Naaalala mo pa ba? Isubo mo! Susunod mo! Sa videong ito mga tol ay alamin nga natin kung anong meron ng buhay ngayon ang veteran actor. At dito rin matutunghayan mga tol ang isang interview ng veteran actor na si Jordan Castillo na kung saan nga ay naikwento niya rin ang mga masasayang alaala at mga karanasan niya nung magkakasama pa sila ni Idol Senator Robin Padilla sa paggawa ng pelikula. Ayoko lang doon kasi nagbago. Look ito, tol. Ikaw naman talaga yun. ang kulit doon si Robin. Ang kulit doon si Robin. Sa pag binigay mo ng role si Robin, okay. Ito role niya. Ang tagal sa salamin niya. Iriyan yung dahil niya. Anong pangalan mo? Dinito niya, oo. Siguro mga tol kung isa ka sa mga ipinanganak noong dekada 90s at kinahiligan ring manood ng mga ma-action pelikula noon. Yung tipong tumatakas ka na nga sa magulang mo upang mapanood lamang ang inyong paboritong pelikula. Ngunit kung mamalas-malasin ka naman ay pagkakadating mo lamang ay puno na ang bahay na nagpapalabas ng mga pelikula noon. At dahil nga doon mga tol, ay siguradong kilalang-kilala mo na ang veteran na actor na si Jordan Castillo na isang veteranong kontrabida nga noon noong dekada 90s. Nakadalasan naman nating mapapanood sa halos ng mga ma-aksyong pelikula noon ni Idol Senator Robin Padilla at isa namang matalik na kaibigan sa totoong buhay. Bukod nga kay Idol Senator Robin Padilla na mga pelikula na kadalasang napapanood siya at kasama ay napapanood rin siya sa iba't iba pang mga ma-action na pelikula na pinagbibidahan naman ng mga veteranong action star noon katulad na lang nga ni John Regala, Ronnie Ricketts, Gistone Alarcon at marami pang iba. Kaya dumadami mga nakakulong na walang kasalanan dahil sa mga taong katulad niyo. Hanggat nabubuhay ako, pupusin ko kayo lahat. Pangal sa pangil. Base naman sa naging kwento ng veteranong kontrabida actor na si Jordan Castillo sa kung paano nga siya nagumpisa bilang actor noon. Nabase pa nga sa kanyang naging kwento sa isang interview niya sa YouTuber na si Rai TV na dito nga mapapanood ang isang masayang kwento ng veteranong actor, ang kanyang mga masasayang alaala noon at kung paano nga siya nakilala sa mundo ng showbiz. Nabase pa nga sa actor ay aksidente nga lang ang pagkakadiscovery sa kanya sa isang shooting na kanya ring pinuntahan at dahil nga rin sa kanyang kapatid na isa ring actor. Ayon pa nga sa kanya na hindi naman talaga priority niya ang pagiging actor at pagiging artista noon dahil gusto niya nga makapagtapos ng pag-aaral noon. Baon na ba, sir? Ayon sa aktor ay nagpapatuloy naman raw siya sa kanyang pag-aaral kasabay naman ng kanyang pagiging artista at dahil nga rin ay nagsunod-sunod na nga ang kanyang mga proyekto noon at nagtuloy-tuloy na nga ang paggawa ng mga ma-action pelikula niya noon na kasakasama ang mga veteranong action star naman. Doon na nga nakilala siya bilang isang kontrabida aktor. Sa kanyang nakakatuwang kwento pa nga ay sinabi rin niya na kapag merong role na nangre-rape ng babae ay siya kaagad ang tinatawagan rito na napapatawa nga lang daw siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang naging role noon. Jordan Castillo po, aka Jordan Castillo pa rin. Di po ako nagpertest screen name. Actually, hindi naman po talaga ako mag-aartista. Ang plano ko po talaga magtapos ng pag-aaral. Ang artista po ay ang kuya ko, si Jaime Castillo. Yan, that's entertainment time. Tagapit-pit lang ako ng damit. Tapos, makakita lang ako ng artista. Okay na ako eh, di ba? Dahil
Alam mo yung first movie niya kasi Family Tree. Yes. Kay Marais Magalanay. Uy, si Francis, di ba? Tuntua ka na, like ito. Tapos sabi ni nung director, si Mike Fallon Makili, sabi niya, Alfie, kay Alfie Lorenzo kasi yun eh. Liberty Boys. Sila, oh, sila Patrick Villarosa, Lito Pimentel, Ray PJ, at gano'n. Sino yan? Ano yan? Kapatid ni Jaime. Sama natin sa pelikula. Gawin natin bang liligaw ni Sir Valdez. Gano'n, makulit, makulit na ako. Yun ang naging role ko sa Family Tree. Pero, eh, sabi nung director, mas magaling pa yan sa kuya niya. Hindi, kasi after nung anong Family Tree na yon, hindi na sa kinuha, puro ako na eh. Kay Mike Rillon, ginawa pa. Ginawa pa ako bida ni Mike Rillon, yung Makiling, yung anak ni Janice, kami na rin na Requiestas. Bida kami tatlo doon. Talagang ako na yung kinukuha ni Mike Rillon, kahit maliit na role, magkakamuti. Sa Richard Gones. Nakita ko din siya ni Carlos. Alfie, sino yan? Kapatid ni Jaime. Sama natin, gawin natin barkada ni ano, Richard Gones. Okay, di. Pero ako yung namatay, sa akin umikot yung kwento. After nun ako na lahat, batang kerubin, munting kerubin, kay Aiso Sigera, kay Marcial Soriano, lahat yan. Ako na lahat kinukuha niya, hindi na kuya ko. Pero plano ko na, sabi kasi ni Alfie, ano plano sa buhay? Kasi ano ako nun eh, laking kalye ko. Yung kumbaga, Caloocan ako, yung kuya ko kasi sa Quezon City. Ako Caloocan, tundo ko lumaki. Okay. Eh nung nag-birthday siya, nung artista na siya, pinatawag ako. Doon ako nakita ni Alfie, ano ba plano sa buhay mo? Gusto ko mag-aral, accountancy kinukuha ko nun eh, accounting. At gusto ko mag-aral. O ganito na lang, mag-alali ka lang sa kuya mo, tapos pwede ka mag-aral habang nag-aalali ka sa kuya mo. Dito kami tumira, nag-aalali. Eh, kaalali, ako nakukuha. Di ba? Tapos, eh kasi siyempre, nakikali ka, di ba? Kahit sinong kaharap mo, pwede yung pwede, di ba? Dahil doon siguro. Wala ka kaba. Eh, ako naman, bata ako, tsaka di ko in-expect yun. So, para lang ako naglalaro, hindi ko pa alam yung value nito na mahalaga to sa akin, parang wala lang. Oh, wala lang. Tapos, unang check ko 150. Wow. Anong year ko 'yan? Wag na. Okay lang 'yun. 90s. Oh, 90s na 'yon. Mara Clara. Wala sila lahat. Ako lang nandoon tsaka yung secretary na si June bakla. Tumawag ngayon yung Jess Osida. Ano yung talent coordinator ni Alger Joseph? Okay. Alger Joseph 'to. Ang kilala ko 'to. Okay, wala sila. Meron dito si Jordan, gusto mo sino 'yan? Sabi ko. Ano bang role? Ano ba makakaya na si Ronnie Ricketts, yung parang demonyo na tingin ko na ano? Ano Jordan, kaya mo ba? Puto, kaya ko yan! Argel Joseph to, wala pa kaya. Sino ba yung sorry? Di pinadala ko kay Argel Joseph. Kahit sila ko, Ronnie Ricketts. Alak na puto, hindi dyan, gano'ng kahahaba. Kahahaba nito. Tapos, eh di pa, ginawa na, kunyari ginawa ni, ang karakter ko, parang demonyo ka, yung si Satanas ka, pero naka-white, all white ka. Okay. Eh may mga white ako pero wala akong sapatos. Pinituruan sapatos ko na puti. Ganun pala dito. Kami ni Ronnie Ricketts. Natuwa sa akin yung director si Argel. Kontuwa sa akin. Galing ko daw eh. Lahat ng show ni Argel, inikot ko yung lovingly yung sa akin. Ano lang kasi, hindi mo na naman ako sa'yo. May service naman siya. May hatid sa dobe. Lovingly yung lahat. Marisol Regal Drama, Snooko Sierra Presents, Regal Shocker, Pinoy Thriller. Inikot ko lahat yun. Yung lahat ng ano yung hap. Tapos, sa movie naman, sa action, pinasok kami sa, ang unang yeah, in-action namin. Ano, kasi, ano, Verdugo ng Escalante, Escalante Massacre kay, ano, sino nga to, may pagbaldomaro. Okay. Sa video lang, Escalante Massacre, yun ang first action namin. Kasi, sumudalas ako sa TV. After the action na yun, sunod-sunod na, nagsulputan, ba, Baldomaro, naging bida, yes. Just Tony Alarco, naging bida, eh, ako lang pinakamagaling ng kontrabida. Samantala naman mga tol, sa masaya at mahabang kwento nga ng veteranong kontrabida actor na si Jordan Castillo ay naikwento niya naman rito ang mga masasayang alaala nung magkakasama nga sila ni Idol Senator Robin Padilla at bilang isang matalik na kaibigan sa totoong buhay. Maayon pa nga sa mga nakakatawang kwento ng veteranong actor na malayong malayo na raw talaga ang ipinagbago ni Senator Idol Robin Padilla ngayon kaysa sa dati niyang kilalang Robin Padilla noon nung kasakasama nga sila sa paggawa ng mga pelikula. Nang dating Robin Padilla nga raw na kanyang nakilala ay isang makulit at bad boy na bagamat noon pa raw ay isang matulunging tao na raw ito si Idol. Naayon pa nga sa kanyang nakakatawa at masayang kwento patungkol sa naging buhay noon ni Idol Senator Robin Padilla nung magkakasama pa sila. Panoorin natin ang clip na ito. Hindi, iniikot ko yan. Tapos madalas ako, si Robin na naging ano, tropa-tropa lang. Si Robin ang tropa-tropa. First meeting nyo kayo, no? Kay Robin, yes. Kinuha ako sa Carnap King. Ah, Carnap King. Carnap King, kinuha ako. Tapos, ano na yun, saksaya na lang, kabit na ano, bugbugal na kami ni Robin. Nagustuhan ako ni Deo, Pahardo. Yes, yes. Deo Fahardo, iba Robin yan, Deo Fahardo. So lahat ng project, andun na ako. Doon na sasama na ako. Kasama nyo sila Boy Roque, sir? Oo, sila Boy Roque. Kami na Miko Manson. Wala na si Miko Manson. Si Miguel Magat.
Si Mike Magee, okay na ngayon. Ano si Mike Magat, di ba? Nag-direct na. Tapos kinuha siya, may series sa Japan. Oo, tapos nag-direct din siya doon. Magaling, galing si, ano, yun. Tapos kinuha, tapos pinagbida niya ako sa Bakal Boys. Ano yung bold yun? Yung pakita ng puwet, di ba? Malala pa nga yung mga 87. Ah, wala, wala na yun. Tapos namin, yung penny na yun, di ba? Okay. Eh, kami, mga shorts na lang sinisiin. Ang ganda yung shorts doon. Yung pa sexy-sexy na. Kasi marami na akong ginawang puro Japanese. Kasi nausin yung mga Japanese ano dito natin, producer. Nausin, di ba? Yung mga, pa, mga sexy-sexy film din ng Japanese. Ang dami kong ginawa nun. Puro bold. Pero puwet lang. No, hindi naman yung malala. Yung puwet lang talaga. Pag wala ko kay Robin, kunyari, like Mista, eh nauna si Jan Regale, mayroong ano yung Totoy Buang. Oo. Pag hindi ako nakuha ni Robby, kasi hindi na nga ako natutulog. Uuwi lang ako naman, papalta ko ng dalang damit kasi iba costume dito sa ko, parang ganun. Ganun, ganun karaming trabaho. Si Robby, binang ah, wala tayong masasabi ron. Ang ayoko lang doon kasi nagbago. Bumait. Bumait, di ba? Nagkita ko, ikaw naman talaga. Hindi nga. Oh, bumait si Robin, nabaitan ni Robin. Pero simulat sa pool, matulungin talaga yun. Napakamatulungin. Noon pa man, wala akong masasabi dyan. Kasi di, kasi may kaya sila, hindi man yan yung pera eh. Actually, pangarap nga ni Robin, kontrabida eh. Talaga? Ang idol ni Robin, si Romy Diaz. Oh, gusto niya yung mga ganung role, mga, hindi niya kalahin magiging bida siya. Hindi niya rin naisip yun. Hindi niya rin naisip yun, pero gusto niya talaga maging kontrabida. Romy Diaz talaga. Oo, mga ganun, mga dati nga nang gusto niya, yung mga talagang nang Google Pin ng ano, ng bida, yun ang gusto niya noon. Oo, oh, totoo yun. Kaya sabi, hindi ko alam, ito ako naging bida. Nung araw kasi si Robin, ang kulit din noon, pagkausap mo, kulit din noon. Kung nakausap mo sila June, si July. Yes. Kung gano'n kakulit yung dalawang yun, gano'n din kakulit si Robin, hindi lang siya yung show sa iba. Pagta kami, yan, kulitan, yung mga pambala na sagutan, yun, gano'n din si Robin. Hari na Zelda, di ba? Hari na Zelda. Medyo okay na siya doon, medyo clean living na, di ba? Ganyan-ganyan, di ba na makausap ng, paano, matino-matino, sa Robin ba talaga? Kasi nakakulong siya, no, pero ginagawa lang, pwede ko lang, nakakulong siya. Dabi, pinitiapos yung hari na Zelda sa loob ng ano, sa pagita, minimum. Doon lang kami naglalaro. Natawa pa ako, dala ko yung kotse ng tatay ko, ay yung driver namin si Bunog, kalbo dito. Yeah. Eh, pag pumasok ko, natatakang ka, di ba? Nakatulog. Wala na yung tatak niya. Nakulog ka, di ba? Kuya, bakit mo lang tatak ko? Eh, ba't nakita ko? Hindi ka makakala mo siya. Eh, sila July pa, lalakas mo na ako to, sila July. Nakusaya ko na dito si Arnel, yung pinsan ni Gladys na lagi ko kasama sa shooting kay Robin. Yun, matatawa ko sa mga kwento nun. Ganun, ito na ako yun, sa akin nag-aalala, ipit lagi ka kay Romel. Hindi ko makita. Arnel, asa ka ba? Nakilang Romel, laki ko ginok. Sila July, oh, magpipinsan yun. Para magkakapatid yung tatlong yun. Oo, oh, meron pa. Hindi nagsishoot ako kay Deo ng ano, ng tawag dito, yung Bakal Boys kay Bobby Shornack. Darting yung Robin, medyo nakain yun. Dikong, pera muna si Jordan, ha. Nagtitaping kami, ay nagsishooting kami. Babalik ko din agad. Balik mo, ha. Oo, oh, ulit ako sa set. Wala, mag-iikot lang. Kung saan ka may iinom, dabalik ko mga alauna. Mga ganun lang si Dikong. Dikong, binalik ko na. Ang kulit nung si Robin. Ang kulit si Robin. Pero makulit nun, hindi sa kanya talaga guys. Passion niya lang yung Marte, di ba? Ang tagal siya sa pagbibigay mo ng role si Robin. Okay. Ito role niya. Ang tagal siya sa salamin niya. Iriyan yung dial niya. Ah, ano pangalan mo? Dinito niya, oo. Eh, ang ganda naman lumabas, di ba lahat yung mga salita niya? Ang galing. Hanggang sa salita niya, nadala niya na sa natural, di ba? Ganun na talaga siya, tapos magdala sa salita, ganun siya. Pero ano, di ba ganun yung kulit dun eh. Oh, kumbaga character niya, hinanap niya yung babagay siya. Magaling si Robin. Hindi lalabas siya na hindi prepared. Hindi lalabas siya na isasala mo sa set ng hindi prepared. Hindi ganun si Robin. Pagsalo, siya na yun. Kung ano yung karakter niya doon. Tapos ito na, tagal namin yung tinikita, pero hari na siya. Gumawa siya ang serye. Yung Joaquin Burdado, tsaka yung, di ba? Yes. Tsaka yung Totoy Bato. Yes. Tagal namin magkasama niya. Sa Totoy Bato, sabi ko, sino ba yung, ano, yung artist ang namatay dahil sa baril? Ng tsuhin? Yung malaking katawan? Oh, taga Hainta. Ayun, kasama namin yun. Si Jan Apasible. Yan. Ang bait din yan. Bait niyan, si Jan Apasible. Ang bait din isang yan. Simple lang niya, pero rock. Ganon. Tapos ni Joaquin Burdado. Eh, ang sena, mga goons kami, di ba? Nagiinuma kami, sama mga goons. Eh, nung time na yun, exacto, may dala akong chicharong baboy, yung galing lapids, di ba? Dilatan ko sa lamesa kayo, naman ako dyan, props, sa inuman natin. Apo. Tol, ang galing mo yan. Ba? Puro Muslim yan nasa lamesa. Dahan-dahan ko tinatanggal. Takot na ako, nagyatuloy ako ng Robin. Ha?
sasabihin ka? Huwag na, bad trip ka. Sa sobrang saya at nakakatuwang kwento nga ng veteranong kontrabida actor na si Jordan Castillo ay marami nga ang mga netizen ang ikinatuwa at ikinasaya naman ng gusto at hindi nga inakala ng maraming netizen na ganito pala kamasayahin at kakwela sa totoong buhay na siguradong nakatatak na sa industriya ng paggawa ng pelikula ang minsang nakilala natin na isang veteranong kontrabida actor sa mga pelikulang ginampanan niya noon at maaalala ng bawat Pilipino na minsang may isang magaling na kontrabida noon na si Jordan Castillo. Na sa totoong buhay ay isang masayahin at kwelang tao na simpleng namumuhay naman kasama ang kanyang pamilya ngayon. Dito ko yung hulog niya! Pare! Sir, maawa ka niya! Pare! Pare mo nga pala yan, oh. Pare, wala yun. Si director siya lang youth ng Rotaria, Rotary. Kaya, saan? Sa asawa ko? Oo! Oh, sa child, may paupahan sila dito, may paupahan sila sa baba. Ito kasi part ng nanay niya, ito part ng tatay niya. Nung wala ko trabaho, ginawa ko maintenance. Ako taga-repair ng bubong, taga ano ng mga pagbarado yung mga kubeta, ako taga ano, tubero, electrician. Ako lahat, oh, pinag-aral, pati pagsisimento, pinag-aral ako lahat yun. Wala ko trabaho eh, may yabag ko sa asawa ko, baka balayasin ako na, di ba? Diyan ako taga-repair, na kaya ng mga ano dyan, di ako naniningil, oh. Ganun lang yun eh. Last day na lang, sir. Sige, haba na natin. Sa mga nagre-request po sa akin, maraming salamat po. Kailangan niyo po pala ako. Jordan po, Castillo ulit. Ayan. Kasi pag sa ano, yung time na kasikatan mo, yung dahil kang trabaho, di ba? Pagbaba po na ako, ay! Rizzo. Sino nga po kayo? Jordan Castillo po, gano'n natin yung Jordan Castillo po. Oo, pero hindi ka kilala sa yung pangalan, di ba? Sabay na po tayo, huwag niyo po kalimutan yung Right TV. Ayan. Thank you po ulit. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam.